magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa Sharing Experiences Channel, kung saan nagbabahagi ako ng experiences ko para mas mapagaan tayo sa pag-aaral ng German. Ang isi-share ko naman sa inyo ngayon is yung paglalakad namin ng documents after nung cultural program. So pumunta na kami dun sa agency, meron kaming mga papers na dapat ayusin. Pumunta kami dun sa BFS kung saan isasubmit namin dun yung mga papers namin para matatakan dun sa German Embassy. Pagpunta namin sa BFS, may mga kulang-kulang, may mga error or may mga mistakes kami na nagawa. Kailangan pagpunta mo ng BFS, kompleto yung mga requirements mo. Pwede mong bisitahin yung website nila or meron namang checklist yung agency. Kailangan masunod yung checklist na yon. So ang error namin, nung nagpasa kami ng documents, wala kaming NBI. Di ba pag nag-apply ka ng NBI clearance, hindi mo naman siya agad-agad makukuha. So, akala namin okay lang yon, pwede na lang to follow na lang yung NBI. Pagka to follow, matagal mapaprocess yung papers mo. Isa pang pagkakamali ko is yung picture. Kailangan yung picture, malinaw na malinaw siya. Yung picture, meron siyang standard na size, meron siyang standard na background, at kailangan malinaw na malinaw yung picture mo. So, yung sa akin, medyo malabo siya, pero meron namang photo booth doon, kaso sobrang mahal niya. Kaya pag magpapapicture kayo, kailangan malinaw yung picture na dala nyo, at tama yung format. Meron din kaming mga documents na pinanotaryo, nagpa-medical ulit kami, at saka PCR test. Yung PCR test, ginawa namin siya sa mismong day ng flight namin. Kailangan yung validity ng PCR test mo is within 48 hours pagpasok mo dun sa Germany. Kumuha ulit kami ng latest na NBI kasi ang gusto ng Germany, 1 to 2 weeks lang yung validity ng NBI mo pagpasok mo sa country nila. Di ba pag kukuha ka ng NBI, ipapaschedule mo pa siya tapos hindi mo naman makukuha sa mismong araw na yon. So yung iba kong mga kasama, meron silang mga kakilala. Pero yung sa akin, dumaan ako sa normal process. Ang dami ko nga nakuha na NBI noon kasi halos lahat ng outlet parang pinuntahan ko para mapabilis yung pagkuha ko ng NBI. Pero ganun din, parang mas napamahal ka pa kasi punta ka ng punta sa ibang lugar. Tapos hindi mo rin naman makukuha agad-agad. Hinihintay kami ng agency namin kung kailan kami magbibigay ng latest na NBI. Dahil nga meron na kaming plane ticket. Sinabihan ko yung agency na, ma'am, hindi ko pa po makukuha yung NBI ko dahil ganito yung schedule, ganito yung araw ng schedule na marirelease siya. So, sabi ng agency sa akin, ipakita ko lang daw yung OEC ko at saka yung plane ticket para makuha ko kagad yung NBI ko. Akala ko makukuha ko yon dun sa mga satellites or dun sa branches ng NBI. Hindi pala. Ang sabi nila sa akin, kung gusto kong makuha kagad yung NBI ko, kailangan kong pumunta sa main. At sila ang magpiprint. Dahil yung mga satellites, bago daw makarating sa kanila, nire-release nung main. Nanggagaling lahat dun sa main. So pumunta ako dun sa United Nations, pinrint ko yung OEC ko, at saka yung plane ticket, at pinakita ko doon sa guard. Sabi ko, meron na kasi kong plane ticket, saka OEC. Pwede ko bang makuha na ngayon yung NBI ko? 2 weeks or 1 week pa bago ko dapat siya makuha. Ngayon, pinapasok ako ng guard. Sabi, sige, pumasok ka na. Nung araw na yon nakuha ko kagad yung NBI ko. Ipapakita nyo lang yung printed copy ng OEC nyo at saka plane ticket, yung resibo. Makukuha nyo na kagad yung NBI nyo dun sa main office. Maraming salamat sa panonood. God bless. Ingat kayo palagi. See you dito sa Germany. Tschüss!